Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for February 1 to 14, 2023. Ayan. So general reading lang to, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Ayan. So let's see, Gemini, ano yung update sa inyo ngayong February 1 to 14, 2023. Providing strength and support to others in crisis. So, meron kayong tutulungan, no? Ngayong Feb 1 to 14. Ito siguro malapit sa puso nyo kasi tutulong kayo ng walang kapalit. So, you also have Liberator, freeing yourself and others from outmoded beliefs, releasing negative thought patterns. Okay. So, parang ano, meron kayong tutulungan na makalaya, no? Pwedeng literal na tulungan na makalaya from a prison, or pwede rin tong tulungang makalaya sa kanyang limitasyon na binibigay niya sa sarili niya. Let's say itong person na to nagne-negative self-talk lagi sa buhay niya, no, about sa sarili niya. And then ikaw, tutulungan mo siya na maliwanagan yung kanyang isip, no? Oo. So this is about loyalty, tenacity and unselfishness. Yes. Ano to? You are becoming more giving ngayon, Gemini, no? Siguro you are in a situation ngayon na masaya ka sa buhay mo, and also gusto mo lang din tumulong sa iba para mas maiangat din yung buhay nila, no? So some of you are going to help someone na malapit sa puso mo, like your romantic partner or your loved ones, no? So you are willing to help them ascend. Yan. Paangatin mo sila. So let's see, ano pa? And also itong releasing negative thought patterns. So yung mga bagay na tipong nagda-doubt ka sa sarili mo, no? Nire-release mo yan kasi mas naniniwala ka sa iyong kakayanan. You also have new moon. New moon is about beginnings. So merong beginning sa iyo ngayong Feb 1 to 14. This is a beginning of a new career, a new relationship for some of you, or a new project, a new business. You also have psyche. So this is about your empathy. So mas lalong lumalakas yung care mo para sa ibang tao. Madali kang maapektuhan. You're becoming more sensitive sa pangangailangan ng ibang tao sa paligid mo. So you also have first house. This is also focusing on yourself, focusing on your needs and other people's needs. So kung kaya mong ma-meet yung sarili mong needs, then definitely you can also help other people, no? You also have Taurus energy, so this is also taking care of yourself. So ano to eh, very healthy yung energy na kukuha ko sa inyo, Gemini, kasi ibig sabihin yan, ikaw mismo sa sarili mo, no, inaalagaan mo yung sarili mo, pinapahalagahan mo yung sarili mo, at dahil doon, buo ka, you are whole, kumbaga, you are a whole person. Dahil doon, kaya mong mas magmahal ng iba, mas mag-alaga ng iba. Kasi alam mo mismo sa sarili mo kung paano alagaan yung sarili mo. So I feel like you are attracting also yung mga tao sa buhay mo na they need love, they need care. Parang ganun. Oo. Let's see what else. You have caution and determination. Okay, so itong caution, meron kang kailangan pag-ingatan, no? This can mean yung mga decisions mo sa buhay. Maging maingat rin kasi lalo na kung lagi kang ikaw yung sanay na bigay ng bigay, no? Or minsan kasi pag nakikita nila na mapagbigay ka, minsan sinasamantala yan. So you have to be careful. And determination na maabot pa yung mga goals and dreams mo. Meron din ditong isolation. So ano to? Iba't ibang dynamic sa life mo ngayong February 1 to 14. This is about ano, magiging maingat sa mga pagkakatiwalaan mo at sa mga tutulungan mo. You have to make sure na yung tutulungan mo talagang kailangan nila ng tulong, hindi yung tinatamad lang sila. Kaya they want you to do the things for them, okay? So itong determination is determination to
be a better version of yourself, to try new things. And itong isolation is also pagkakaroon ng oras at panahon sa sarili mo. Na it's okay to help others, it's okay to give assistance, pero ang importante is na inuuna mo yung sarili mo. And there's nothing wrong with that, na unahin mo yung sarili mo. Because of course, paano ka makakatulong sa ibang tao kung hindi mo kayang tulungan yung sarili mo? Okay? So, let's see. Ano pa? Gemini. For Gemini, Feb 1 to 14, energy update. You have the Page of Wands. Puro wands. May travel yung iba sa inyo. You are going to explore something. So, this can be an idea na gusto mong gawin and you want to learn more about it. So, finally, you are taking action. Kasi ang wands is about action, determination. So, I think ito yung determination na yan. To finally do it. And meron ditong Two of Wands. So, some of you are having a difficult decision to make, no? Na ano ba yung gusto mong tahakin? Kasi maaring merong dalawang sitwasyon ngayon na gusto mong subukan, i-pursue, but you're not sure if which is going to be best for you. Kaya nga sinasabi rito, you have to be careful, no? In making your decisions as well. Dahil baka yung decision na to, ano lang siya, yung tipong bugso ng damdamin, no? Yung impulsive, no? With your impulse. So, you also have 10 of Swords. Something difficult is ending, no? Whatever is stressing you out, ano man yung nakakapagpa-stress sa buhay mo ngayon, matatapos na yan. This can be money, this can be sa relationship, whatever is na lagi mong iniisip in the past few weeks, ay matatapos na. And there is a new beginning, something that you need to explore, need to learn more about. So, puro wands yung energy nyo rito, Gemini. So, it's a very fiery energy. I think, kung meron kayong mga pinag-isipan ng mga nakaraan na puro lang iniisip, okay, hindi, kinukulang kayo sa action, I think ngayong Feb 1 to 14 is you are going to finally take action. Okay? Gagawa ka na ng paraan para maisakatuparan yan. Hindi ka na, hindi, minsan kasi naghihintay tayo sa go signal ng iba. Ngayon, ikaw mismo yung nagbibigay ng go signal sa sarili mo na, okay self, this is it, let's do this. Gawin na natin to. Ganon. Okay? So, let's see pagdating sa yung money, career, finances. Money, career, finances ng mga Gemini. Uy, okay. May discovery. So, ito na nga. You are trying something new and exploring other options that will help you grow. No? We will help you learn and grow. The opportunities are just waiting for you to be discovered. So, andyan na yung opportunity sa'yo. Kailangan mo na lang i-discover. Oh, maaring talent mo to. No? Creative talents. You have an exceptional talent in art. So, anything to do with arts, no? Creative arts that needs to be discovered or expanded, it's time to make fortune in your creativity. So, you will make money, no? Sa iyong talento. Example, magaling kang kumanta, oh, you can use your talents and skills to earn money. Mga side gigs, no? Magaling ka mag-paint. So, yung mga creative art, yung mga artwork mo, pwede mong ibenta online, no? Or magkaroon ka ng exhibit. Ganon. So, pagdating naman sa love, let's see, love. Okay, may attraction dito and chance. Okay. So, I think, yung iba sa inyo, you are going to give a chance dito sa person na to na attracted sa iyo. Siguro nung una hindi mo siya masyadong type. Tapos parang you know, inano mo na hindi iniwanan agad, no. Hindi, ibig sabihin hindi mo siya pinapansin. Hindi mo siya binibigyan ng chance na patunayan yung sarili niya. So I feel like this person, whoever this is, baka mapapansin mo to, tapos you're going to give it a try if this relationship would work. Okay? So, parang ano ka, nandun ka sa adventure moment mo ngayong Feb 1 to 14. You are more passionate, you are more game, no? Mas game ka ngayon na to try new things. Okay? So, let us see what else
ano pa, Gemini for this Feb 1 to 14, you have, turn your worry into wonder. O, diba? Yung mga pag-aalala mo daw ay ibaling mo sa pagdiskubre ng mga bagay, no? Surrender to the experience. 'Di ba minsan ayaw natin subukan ng isang bagay kasi natatakot tayo. Na parang minsan nag-negative thinking tayo. Kaya nga you are going to release the negative energies, no, itong liberator na 'to. What possibilities can you dream into reality? So example, takot kang sumakay sa roller coaster kasi meron ka ng assumption na nakakatakot siya. So, hindi mo inahayaan yung sarili mo na ma-experience yung thrill. Pero, if you are going to surrender to the experience, kasi parang ano lang eh, lagi mo lang maisip na, paano kaya? What if? But you don't let yourself experience it. So, kung sinubukan mo, di malalaman mo na masaya pala, exciting pala, na hindi mo akalain na mag-e-enjoy ka pala sa roller coaster ride, diba? So, you also have, express yourself creatively. Start something new, see? Ayun, sinasabi ko sa inyo, Gemini. What creative pursuit do you feel drawn to? So, parang meron ka na kasing interest. Kailangan lang, i-discover mo na yan. And yung mga what ifs mo, huwag mo na siyang hayaang what if. Sabihin mo na, I can, I will, I'm doing it. Ganun. You also have the universe rewards motion. See, oh my God. Gemini. You are being rewarded. I-reward ka ng universe pag kumilos ka. What guided action can you take today? See, sinasabi na to sa'yo. Kaya makinig ka. Na this is a guided message for you. You are meant to know this message. Okay? Whatever this is na gusto mong itry, subukan. Related to your talents, to your skills. Whatever this is na gusto mong i-discover pa, i-explore pa, the universe is going to reward you with your action. Diba? Whatever this is, diba sabi, manifestation requires action. If you take action, yung mga gusto mo, it's going to manifest. Diba? So, there you go. That is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.